mga salita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa inyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka nino man upang makuhang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sa pilitang ipapasan sa'yo ng malulupig ang kanyang daladala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nangihingi sa'yo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa'yo. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi at magandang buhay po sa ating lahat. Napakinggan po natin sa Ebanghelyo ngayon ang sinaunang kautosang Hudyo tungkol sa paghiganti. Ito yung tinatawag na Lex Talionis or the Law of Talion. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ano po ang ibig sabihin itong ganitong kautosan? Ito pong kautosang ito ay nagsasaad na kung anumang masamang ginawa sa iyo ng iyong kapwa, meron kang karapatang gawin din ito sa kanya bilang paghihiganti. Ito yung sense of justice noong panahong iyon. Halimbawa ay inagaw ang iyong lupain, pwede mo ring agawin ang kanyang lupain. Katulad sa unang pagbasa sa kwento ni Ahab, no? Sa unang pagbasa. O kaya naman ay ninakawan ka, pwede mo ring pagnakawan. Pinatay ang mahal mo sa buhay, pwede mo ring patayin ang mahal mo sa buhay, ang mahal niya sa buhay. Kaya nga ito ay nagiging cycle, no? Nagiging cycle ng karahasan. Subalit, nung dumating ang ating Panginoon, dahil siya ang fulfillment, ang kaganapan ng batas at ang interpreter ng lahat ng kautosan, binigyan niya ng mas malalim na kahulugan ang kautosang ito. Dahil ang Law of Talion is a law of violence. At ang ibinigay na batas ng ating Panginoon o kautusan ay the law of non-violence, ang batas ng kawalang karahasan. Sinabi niya, kapag sinampal ka sa kaliwang pisngi, iharap mo pa ang kabila. But we do not take it literally. O kapag kinuha ang iyong baro, ibigay mo pati ang iyong balabal. Ang ibig lang sabihin ng ating Panginoon dito ay hindi natin pwedeng suklian ng karahasan ang anumang karahasang ginawa sa atin ng ating kapwa. Sapagkat kailanman ang isang pagkakamali ay hindi pwedeng ituwid ng isa pang pagkakamali. May karapatang magturo si Jesus sa atin ng ganito dahil ang krus, ang pinakadakilang simbolo ng law of non-violence. Kahit ano ang ginawa sa kanya, siya ay hinagupit, nilurhan, pinagtawanan, pinagpasa ng krus, ipinako sa krus, walang pagtutol
na ginawa ang ating Panginoon. Jesus did not just teach the law of nonviolence. Jesus lived the law of nonviolence. Hindi na lang itinuro, kundi isinabuhay pa niya ang kautosang ito. Dahil malinaw sa ating Panginoon na ang karahasan ay magbubunga lamang ng karahasan, violence begets violence. At ang pinakamainam na panlaban sa karahasan ay hindi karahasan, kundi kabutihan. Tayo bilang tao, humans as we are, natutokso rin tayo na kapag kung ano yung ginawa sa atin, agad tayong bumabawi. Gusto natin makaganti, gusto natin makabawi. Subalit kapag ganito ang ating kaisipan, patuloy lang nating pinagpapatuloy ang siglo ng karahasan. Pero kapag sinubukan nating basagin ang siglo ng karanasan, ang karahasan, ito'y matitigil at matatapos sa papanong paraan, sa pamamagitan ng kabutihan. Sa pamamagitan ng pagsumikap na mas patuloy na magpakabuti. Sabi nga ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, mahalin mo ang iyong kaaway at ipanalangin mo ang mga umuusig sa'yo. And that's the best approach to violence. Pinatunayan ito ng maraming tao sa kasaysayan. Pinatunayan ito ni Mahatma Gandhi. Pinatunayan ito ng EDSA Revolution 1. Non-violence, the law of non-violence. Kaya nga po, mga kapatid, sa tuwing tayo'y natutokso na maghiganti, lumaban sa mga nakagawa sa atin ng kasamaan, let us look at the cross. Let us look at Jesus para maging lakas at inspirasyon natin upang kahit na may mga masamang nangyayari sa ating paligid, patuloy pa rin tayong makagawa ng kabutihan. Dahil muli, hindi maiitama ang isang mali ng isa pang pagkakamali. At hindi magkakaroon ng kapayapaan kung ang itutugon natin sa karahasan ay karahasan. Amen.